si Abraham at si Abimelech. Ikadalawampung kabanata. Umalis sina Abraham sa Mamre at pumunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kadesh at Shur. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pakilala ni Abraham kay Sara sa mga tao ay kapatid niya ito. Kaya ipinakuha si Sara ni Haring Abimelech ng Gerar. Isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, "Mamamatay ka dahil kinuha mo ang babaeng iyan na may asawa na." Pero dahil hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sara, sinabi niya, "Panginoon, bakit niyo po ako papatayin at ang mga tauhan ko? Wala po akong kasalanan." Sinabi po kasi ni Abraham na kapatid niya si Sara, at sinabi rin ni Sara na kapatid niya si Abraham, "Inosente po ako at wala akong masamang balak sa pagkuha kay Sara." Sinabi pa sa kanya ng Diyos sa panaginip, "Oo, alam kong wala kang masamang balak. Kaya hindi ko ipinahintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala sa akin. Pero dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil ang asawa niya ay isang propeta, at ipapanalangin kanya para hindi ka mamatay. Pero kapag hindi mo siya naibalik, binabalaan kita na mamamatay ka pati ang lahat ng tauhan mo." Kinabukasan, maagang ipinatawag ni Abimelech ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kaniyang panaginip, at labis silang natakot. Pagkatapos, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Ano ang ginawa mong ito sa amin? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo na inilagay mo sa kapahamakan ang buong kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa?" Sumagot si Abraham, "Akala ko po wala ni isa man dito na gumagalang sa Diyos. Kaya naisip ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. Totoo po na magkapatid kami, pero sa ama lang at hindi sa ina. At napangasawa ko po siya. Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, sinabi ko kay Sara na ipakilala niya na magkapatid kami, kahit saan kami pumunta. Sa ganito pong paraan, maipapakita niya ang pagmamahal niya sa akin." Ibinalik ni Abimelech si Sara kay Abraham, at binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka, at mga aliting babae at lalaki. Pagkatapos, sinabi niya kay Abraham, "Payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan ninyo gusto." Sinabi rin niya kay Sara, "Bibigyan ko ang kapatid mo ng 1,000 pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw, at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama." Dahil sa pagkuha kay Sara, niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos, at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kaniyang karamdaman.